Magandang gabi, Ginoo. Hindi po ako mahilig sa mga horror story. Pero marami po akong mga nakakatakot na karanasan. Itong ikukwento ko ay hindi sa akin nangyari, kundi sa aking pinsan. Gusto ko lang po ibahagi, Ginoo. Salamat. Nangyari ito taong 2009. Dito sa amin nakatira ang aking pinsan na si Kuya Ricky o Kuya Rick. Nag-aaral siya dito sa Maynila at nasa 4th year college na. Dito na siya sa amin pinatira ni Mama kesa gumastos pa sa apartment o dorm. Malapit lang din naman ang universidad dito sa amin at isang sakay lang siya. Bakasyon noon. Niyaya ako ni Kuya Rick na umuwi sa Bicol. Doon ang probinsya nila Mama. Excited ako noon kasi matagal na din akong hindi nakakapagbakasyon doon. Namimiss ko na din sila Lola at ang mga tita. Isang araw na lang ay pauwi na kami sa Bicol. Kaya naman namili na kami ni Kuya Rick ng mga pasalubong. Pumipili ako ng mga chicherya noon na pwedeng kainin sa biyahe nang may tumawag kay Kuya Rick. Lumayo siya ng ilang metro sa akin bago sagutin ang kanyang cellphone. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa pamimili. Sumuliya pa ako sa kanya ng palihim at nakita kong parang magkaaway sila ng kausap niya. Pagkatapos ng kanilang usapan ay lumapit na siya sa akin. Halatang yamot base sa hilatsa ng kanyang muka. Hindi ko na inusisa kung sino yung kausap niya, baka batukan pa ako. Hindi ito kumikibo hanggang sa makauwi kami sa bahay. Parang wala ito sa sarili. Natauhan lang ito ng kurutin ni Mama sa tagiliran. Niyaya na kami ni Mama maghapunan. Pagkatapos namin kumain ay lumabas si Kuya Rick para magyosi. Sinundan ko ito. Nagdadalawang isip man ay tinanong ko na lang siya kung may problema ba. Hindi nito sinagot ang aking tanong. Bagkus ay nagpabili ito ng beer. Hindi ako tumalima sa sinabi nito. Sabi ko ay pabiyahe pa siya bukas. Dagdag ko pa ay bawal ang aantok-antok sa biyahe. Kaya niyaya ko na siyang matulog pagkatapos niya magyosi. Sumunod naman ito. Alas 6 ng umaga. Naabutan ko si Kuya Rick na kinakalikot ang kotse niya. Sabi niya ay sinisiguro niya lang na di kami masisiraan sa daan nang tanungin ko. Maganda na ang kanyang mood noong umagang yun. Alas 7 na nung nagpaalam kami kay Mama at sa kapatid ko at lumarga na. Habang nasa biyahe ay panay lang ang tawanan namin. Puro sound trip at sightseeing. Kinausap ko lang ng kinausap si Kuya Rick para hindi antukin gaya ng sabi ni Mama. Smooth lang ang biyahe noon. 6 hours lang ay nasa Naga na kami. Huminto lang kami saglit para kumain ng pinabao ni Mama at tumuloy na ulit pagkatapos. Ilang minuto lang ang lumipas ay nag-ring ang cellphone ni Kuya Rick. Hindi niya ito sinagot. Nakailang tawag ito kaya sinilent na lang niya. Hindi na ako nagtanong pa. Nag-soundtrip na lang ako gamit ang aking cellphone at nag-headset. 5:30 lang ay nakarating na kami sa bahay nila. Masaya kaming sinalubong nila Lola. Tila walang katapusang kumustahan ang nangyari. Tumidilim na noon na magkaayaan kaming uminom ng mga pinsan. Pinagpapahinga na lang kami ni Lola pero hindi rin naman kami nakakaramdam ng pagod kaya tuloy ang tagay. 11:00 na kami natapos. Lasing na lasing si Kuya Rick. Inaakay siya ng kapatid niyang si Red sa kanilang kwarto. Naiwan ito ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa, kaya kinuha ko ito. Paakyat na ako sa taas para isoli ito, nang bigla itong nag-vibrate. May tumatawag na naman. Lovely ang pangalan ng tumatawag. Wala akong balak sagutin. Ito din naman yata yung tumatawag kanina. Pagkasoli ko ng cellphone sa kwarto nila Kuya Rick ay natulog na din ako. Kinabukasan ay solid yung almusal.
puro seafoods at may bonus pang Bicol Express. Matapos namin kumain ay binanggit ko kay Kuya Rick yung tumawag kagabi. Pero nagkibit balikat lang ito. Ikatlong araw, nanunungkit kami ng mga duhat noon nang biglang sumakit ang tiyan ni Kuya Rick. Nasa likod lang ng bahay yung puno. Nagpaalam itong magbabahin niyo muna, kaya nilantakan ko na yung ilan sa mga nasungkit namin. Ilang minuto na ay hindi pa din siya bumabalik, kaya minabuti kong bumalik na sa bahay. Paakyat na ako papuntang kwarto nang marinig ko si Kuya Rick na nagbumura. Patakbo akong pumasok sa kwarto niya at nakita ko itong namamaloktot sa kama. Tinext ko si tita na nasa bayan noon kasama ni Lola. Sinabi kong sumasakit ang tiyan ni Kuya Rick. Wala pang isang oras ay nakabalik na sila dito sa bahay. Parang himala namang nawala na ang pananakit ng kanyang tiyan. Pinainom siya ni Lola ng tsaa para daw mahimasmasan. Sabi naman ni tita ay baka dahil lang sa duhat. Nag-almusal naman kami noon. Alas 9 ng gabi. Nasa sala kami nila tita at Lola nang magulantang kami sa sigaw ni Kuya Rick mula sa kwarto sa itaas. Patakbo kaming umakyat at nadatnan namin si Kuya na nasa sahig at namimilipit. Pinagtulungan namin siyang buhati ni Red. Agad kaming pumunta sa ospital sa bayan. Buti na lang ay gising pa ang kapatid nila tita na si Tito Alex at ito na ang nagmaneho ng kotse. Nasa daan na kami nang kausapin ni tita si Kuya Rick. Tinatanong niya ito kung bakit naman sumakit ang kanyang tiyan ng ganoon. Baka daw nagpapalipas siya ng gutom sa Maynila. Baka daw hindi siya kumakain ng tama. Tumanggi naman si Kuya. Hirap na hirap itong magsalita. Nasa ospital na kami. Naka-confine na si Kuya Rick noon. Nagpasama sa akin si Tito Alex sa labas. Nagsindi ito ng sigarilyo. Bakit sumakit ang tiyan ng kuya mo? Bungad niya sa akin. Umiling ako. Sabi ko hindi ko alam. Hindi ka kuya nagpapalipas ng gutom. Sabi ko pa ay hintayin na lang namin yung findings ng doktor. Bumalik na kami sa loob. Nakaramdam na ako ng antok noon, kaya napapikit na lang ako habang nakaupo sa tabi ng kama ni kuya. Tulog si kuya noon nang pumasok ang doktor. Hindi ko na din alam ang mga naganap sapagkat tuluyan na akong nilamon ng antok. Nagising ako sa tapik ni tita. I-discharge na daw si kuya. Hindi na ako nagtanong pa at sumunod na lang. Maayos na ang lagay ni kuya noon. Biniro pa nga ako pagsakay ko ng kotse. Habang nasa daan ay walang tigil sa pagsasalita si Kuya Rick. Tawanan lang sila ng tawanan habang ako naman ay abala sa pakikipag-text sa aking nobya. Sabado ng umaga. Naglalaro kami ng basketball sa tapat ng bahay nila Kuya Rick. Sa kabilang bahagi lang ng kalsada ang court. May humintong tricycle sa kalsada. Bumaba ang babaeng sa palagay ko ay kasing edad ni Kuya Rick. Maganda ito at maputi. Napasipo lang mga kalaro namin. Alam ko na kung sino ang hanap nito. Hindi pa man ako nakakalingon kay Kuya Rick ay lumapit na ito sa babae. Pumasok sila sa bahay. Sakto namang nasa bayan sina tita at lola noong mga oras na yun. Maloko talaga sa babae si Kuya Rick. Palibhasa magandang lalaki. Ganoon din naman ang gawain nito sa Maynila. Hindi niya ginagamit ang kanyang kotse papasok sa eskwela. Pero pag nakita kong minaneho niya ito ay alam na. May susunduin itong babae. Daig pa ni Kuya Rick ang mga varsity sa kanilang campus. Matinik si Kuya Rick pagdating sa chicks. Ilang beses na din ito nakipagbasag ulo dahil kung minsan ay may boyfriend na pala ang dinedate niya. Manang mana ito sa tatay niyang si Tito Robin. Pero retired playboy na si Tito nang makilala niya si Tita. Kapatid ni Tita ang tatay ko. Parehas himan si Tito Robin at Papa kaya naman malaya kaming nakakapaglagalag ni Kuya kung saan saan.
at halos lahat ng babae niya ay kilala ko. Sapagkat ako lang naman ang nasa backseat sa tuwing naglalandian sila habang nagmamaneho siya. Pinsan ako / alalay. Pero kung di naman dahil kay kuya ay di ko nakilala ang iyerob ko. Martes ng hapon, naligo kami nila kuya at ng iba pang mga pinsan sa ilog. Napansin kong lumaki ang tiyan ni Kuya Rick. Pinuna ko ito at sabi niya ay beer belly lang daw yun. Webes, kakatapos lang namin kumain nung magpaalam si Kuya Rick na matutulog daw muna siya. Wala itong ganang kumain, halos hindi naubos ang nasa plato. Naisipan kong sumunod kay kuya sa kwarto. Nakahiga na ito ng abutan ko. Sumalampak naman ako sa sahig at nag-obserba. Pabiling-biling ito sa kama. Hindi siya mapakali. Hindi ko na matiis kaya tinanong ko siya kung anong problema pero tinaboy lang ako. Hindi ako sumunod. Kako ay huwag niya sarilinin kung ano man ang bumabagabag sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ko at tumingin sa akin ng diretso. Pakisabi kay mama, tawagin si Lolo Iko. Dali-dali akong bumaba papunta kay tita. Wala pang isang oras ay dumating na si Lolo Iko. First time kong makita si Lolo Iko. Halos kasing edad lang ito ni Lola. Bayaw siya ni Lola. Ito yung madalas ibida sa akin ni Kuya Rick tuwing broken-hearted ako. May mga gayoma daw kasi ito. Kilala siyang albularyo dito sa lugar nila. Ultimo appendicitis ay kaya nitong pagalingin. Bunsong kapatid mismo ni Kuya Rick ang pinagaling nito sa appendicitis. Inilot lamang ang hita na tila may kinakapang ugat. Pagkaraan ng ilang minuto ay nawala na ang pananakit ng kanyang tiyan. Hindi naniningil si Lolo Iko. Pinakikiusapan lang niya ang mga ginagamot na kung maaari ay palaging manalig sa Diyos. Taob din kay Lolo Iko kahit masasamang elemento. Isang tingin lamang niya sa mga taong naengkanto ay alam niya ng naengkanto ito. Umakyat na si Lolo Iko sa kwarto. Kasunod kami. Lumapit siya kay Kuya Rick at inangat ang damit nito. Nagulat ako dahil lumobo na ng tuluyan ang tiyan ni Kuya. Nakulam ito, wika ni Lolo Iko. Gulat na gulat si tita at lola noon. Ako naman ay kinilabutan sa nadinig. Pinahiran niya ng langis ang tiyan ni Kuya. Langis na nakalagay sa bote ng tanduay at may mga halamang ugat ito sa loob. Napansin ko din na maikli pala ang mga daliri ni Lolo Iko. Maya-maya ay may kinuha itong medalyon. Pinatong sa tiyan ni Kuya at pabulong na nag-orasyon. Hindi ko alam kung ako lang bang nangingilabot ng mga oras na yon. Tumitirik ang mga mata ni Lolo Iko. Nang bumalik ito sa normal, ay tinanong niya si Kuya kung may naagrabyado daw ba siya sa Maynila. Garalgal na sumagot si Kuya. Si Lovely po ata. Nanlaki ang mga mata ko sa nadinig. Siya yung panayang tawag kay Kuya. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kuya. Ayon sa kanya, ay nagkaroon daw sila ng alita ni Lovely bago umalis ng Maynila. Pinipilit daw kasi nito na siya ang ama ng dinadala niya. Gayong alam naman ni Kuya na may iba itong lalaki. Nadiskubre ito ni Kuya nang minsan susunduin niya sana si Lovely sa pinagtatrabahoan nito. Nakita niyang palabas ito ng motel na may kasamang lalaki. Paliwanag pa ni Kuya ay lagi naman siyang may proteksyon sa tuwing may nakakasipin. Naiiling na pumalatak si Lola. Yan daw ang napapala ng mga maloko sa babae. Naiinis man si Lola ay hinaplos nito ang noo ni Kuya Rick at tumingin kay Lolo Iko. Nagmamakaawa itong nagsabing pagalingin si Kuya Rick. Tumango-tango si Lolo Iko. May mga bato itong kinuha sa kanyang bag kasama ang ilang perasong porselas na may mga itim na beads. Isa-isa nitong sinuot kay Kuya ang mga porselas. Salitan sa magkabilang kamay habang bumubulong ng dasal. Pagkatapos ay pumikit ito. Para itong nahilo dahil napakapit ito sa headboard ng kama. Pagmulat niya ng mata, tumingin ito kay Lola. Hinaharangan daw ng mangkukulam ang kanyang vision. Kinukontra daw nito ang kanyang orasyon.
napakalakas daw ng mangkukulam. Nagsalita si Kuya Rick. Nanay daw ni Lovely yun. Madalas daw sabihin ni Lovely na hindi mo kilala ang nanay ko sa tuwing nag-aaway sila. Nakipaghiwalay na daw siya dito ilang linggo na mula nung mag-aaway sila sa telepono. Pilit sa kanyang pinapaako ang dinadala nito. Napaupo ako sa kabilang kama dahil sa kilabot na aking nararamdaman. Inakbayan naman ako ni Red na nakaupo din sa kama. Mamasa-masa ang mga mata ni Lola. Mugto din ang mga mata ni Tita. Ang tanging naisip ko lang ay i-text si Lovely nung mga oras na yon. Palihim kong kinuha ang cellphone ni Kuya. Hininaan ko ang cellphone niya para hindi marinig ang message alert tone kung sakaling magre-reply si Lovely. Tinext ko kay Lovely na sana ay huwag na nilang pahirapan si Kuya Rick na wala itong ibang babae nung sila pa. Na siya naman talaga ang nagloko sa kanilang relasyon. 5 minuto lang siguro ay nag-reply ito. Huli na. 2 salita na nagpabagsak sa aking balikat. Napatingin ako kay Kuya Rick, kay Red, kay Tita, at kay Lola. Napadasal na lang ako na sana ay makontra ni Lolo Iko ang kulang. Halos 2 oras na ang lumipas, dinadasalan pa din si Kuya Rick. Mas lalong lumaki ang tiyan nito. Hinipan ni Lolo Iko ang bumbunan ni Kuya, saka umihip sa basong may tubig at pinainom ito kay Kuya. 1 sandali pa ay nakatulog na ito. Napansin ko ang umaagos na luha sa nakapikit na mata ni Kuya. Napuupo sa sahig si Lolo Iko. Pumikit ito pagkatapos sumenyas na lumabas muna kaming lahat sa kwarto. Nasa sala na kaming lahat. Walang gustong magsalita. Pagkaraan ng 1 oras ay bumaba si Lolo Iko. Basang-basa ito ng pawis. Agad akong kumuha ng tuwalya at binigay ito kay Lolo. Huwag kayong mabibigla at sana ay maging handa kayo sa mga posibleng mangyari. Mahinang sabi ni Lolo. Malakas daw ang kapit ng itim na dasal ng mangkukulam. 3 demonyo daw ang nakayakap sa mangkukulam. Si Mammon, Asmodeus, at Satan. Nagpakilala daw kay Lolo Iko ang mga yun at saka siya dinuraan. Agad naman daw siya nagpahid ng banal na tubig at langis. Pinakita din ni Lolo Iko ang mga pasa niya sa braso at hita. Sinikaran daw siya ni Mammon ng paulit-ulit. Pinahiran niya rin daw ang buong katawan ni Kuya ng langis para walang makalapit ditong demonyo. Hindi daw kasi sapat ang porsela sa suot nito. Ayon pa kay Lolo ay maaari daw magtawag ng demonyo ang mangkukulam kapag natalo niya ito. Bihasang mangkukulam daw ang nanay ni Lovely at kabisado ang itim na aklat. Ngayon lang daw siya nakainkwentro ng ganoon. Pakiusap niya ay magdasal kami ng taimtim pagsapit ng 3:00 ng hapon. Umakyat na si Lolo. Sinunod naman namin ang sinabi nito pagtungtong ng 3:00. 6:00 ng gabi nang marinig namin ang malakas na pagdadasal ni Lolo Iko. Dahan-dahan kaming umakyat at sumilip sa pinto. Nakapatong ang 2 kamay ni Lolo Iko sa tiyan ni Kuya na noon ay kulay itim na. Tila ba isang malaking pasa? Napansin ko na mas lalong lumakas ang apoy ng nakasinding puting kandila sa paanan ni Lolo. Pagkatapos ng dasal ay naupo muli ito sa sahig. Sinenyas ang kaming lumapit. Nakangiti itong nagsalita. Patay na yung mangkukulam. Naibalik ko na sa kanya lahat ng itim na dasal. Napaiyak kaming lahat sa tuwa at nagpasalamat dito. Sumeryoso ang mukha ni Lolo Iko. Sabi niya ay igaganti daw ni Lovely ang pumanaw na ina. Pero wag daw kami mag-alala dahil hindi naman daw magiging kasing lakas ni Lovely ang kanyang ina. Sinunog niya na daw ang itim na aklat at kabisado niya na ang kahinaan ng itim na dasal ng mangkukulam. Lumipas ang 1 araw. Nakabalik na kami sa Maynila. Magaling na si Kuya Rick noon. Suot-suot din namin ang porselas na binigay ni Lolo Iko.
pangontra daw sa kulam. May kasamang dasal na daw iyon. Pinaswabrahan niya pa ng dalawa para kay mama at sa kapatid ko. Biyernes ng hapon. Kakaalis lang ni Kuya Rick noon kasi may aasikasuhin daw siyang documents. Nasa sala ako noon na may napansin akong babae sa kabilang side ng kalsada. Nakatitig ito sa bahay namin. Mabuti na lang ay may screen yung bintana namin at hindi kita ang loob kapag tumingin ka mula sa labas. Maganda yung babae. Morena at maganda ang pangangatawan. Ngunit nakakakilabot ang mga titig nito. Hindi ko na sinabi kay mama na noon ay nagluluto ng merienda. Halos isang oras din itong nakatayo doon. Umalis din ito pero nakatingin pa din ito habang naglalakad papalayo. Kinuwento ko yun kay Kuya Rick habang nasa terrace kami at umiinom ng beer. Nagulat si Kuya Rick nang ilarawan ko ang babae. Si Lovely daw iyon.